Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments dahil halos lahat kayo is listening. Keep COVID na makabayan ng inyong energy is naiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasok mo. Kung kalay energy mo, makaresonate pa kayo sa ating reading. Ano pala to? August 5, 6, 7, 8, 9, 2024 Capricorn. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo po na personal reading, at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin. All the details po is nasa baba po ng video na ito. Maaring ito is vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan mo, hindi mo totoo, hindi mo ito personal reading. Okay, nagkakaroon na ng mga ideas, pagpaplano, strategy, ganyan, na pinag-iisipan, naghihintay na lang din ng tamang signal or sign, ano? Naghihintay ng tamang direction, may mga ginagawang strategizing, analyzing, and progress sa mga gagawin situation. Maaring iba sa inyo, kakamtin nyo na yung inyong mga goals sa buhay, no? Yung mga wish come true nyo, maybe business, new work, kung ano man yan, no? So nakita ko dito. Basta keep moving lang kasi nakita ko dito yung mga wish come true and victory and success. Mas more give effort ka lang din, no? Dito sa sitwasyon na to kasi it will success. Yes, magkakaroon din, isipin mo rin yung sarili mo. Magkakaroon din ng celebration, no? By August, sa nakita ko sa iba. Yan, baka may getting together, may enjoyment, fun, baka may coming home, reunion. You will enjoy the fruit. May kasiyahan kasi ako nakikita eh, kasiyahan, something. Maybe, mga parties, surprise, event, something ganun, nakita ko sa iba. Kung ano man yun, no? May nakikita rin naman ako na achievement sa'yo. Happiness, ganyan. Tingnan natin. Na ano yung throat chakra ko? We have the peace. Yan. Yan. And sabi si Irene. Sabi dito, is there is no need to worry daw, no? As everything is working out beautiful. Yan. Kumbaga siguro, be patient. Yan. Kung may mga inaalala ka sa buhay mo, na mga sitwasyon, huwag ka daw mag-alala kasi everything is working naman daw. In a way, kumbaga, you have a guidance at tumutulong sa'yo na malakpasan ang lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay. Okay? And we have the Athena, the inner wisdom. Sinasabi dito, you have a wisdom or meron kang karunungan. Mag-trust ka lang daw sa karunungan mo, sa inner wisdom mo, and syempre mag-action ka rin, di ba? Nang hindi siya na-delay. Kumbaga, if you have an idea na gusto mong kamtin yung mga goals in love mo, yung mga gusto mong ma-achieve, pag-move ka. Yeah, you need to focus and you need to take it action. Kasi kung hindi ka gagalaw at wala kang gagawin, hindi mo siya ma-achieve. Hindi siya magsasucces. Puro lang siya nasa isip mo, di ba? Yan ang nakita ko dito. Anak. And we have the lady. Yan. Hindi ko alam kung sino si lady sa'yo, no? Yan. Baka maaring ito is kapatid mo, asawa mo, kasamaan mo sa trabaho. Basta kung sino siya sa lady mo. I don't know kung anong meron. Baka may good news siya na sasabihin sa'yo. Meron siyang ibibigay sa'yo. O kung ano man to. Baka iba sa inyo, this is your... Maaring ikaw rin ito, di ba? Maaring... Andito ka sa sitwasyon mo na you look to the future. Ganyan, maaaring ganun. Kung sino man si lady sa'yo. And we have the cross. Sinasabi to, it comes to the cross. Yan, may mga dapat ka daw gawin. Yan nga, baka ano, no? Baka ito. Si Athena, tsaka si Irene. No? Kumbaga, may mga maaaring it comes to your wisdom. Or you need to, also dito kasi kay Athena, nakita ko kay Athena, you need to trust din yung intuition mo. And si Oldahan dito, di ba? This is your guidance. This is the angel that guiding you. Kumbaga, they give an information sa'yo na pinapadaan niya sa'yo sa iyong intuition, no?
Yan. Kung baga may karunungan ka, siguro yun. And you have a duty. Kung baga, you have a duty na dapat gawin or need to develop, kung ano man yan, no? Yan. And then, magkakaroon din sa cross kasi is magkakaroon din ng may tao dito na kailang alagaan. Siguro there's a person here na very sensitive, malungkot, or tao na kailangan ng alaga dito, no? So with the cross. Nakikita ko rin dito na may darating daw na big problem sa buhay mo. May burden kasi with the cross. I hope, yes, may lungkot eh. May lungkot daw dito. We have the death din kasi. I hope hindi, ano, hindi ito related, no? Sana walang mangyaring something. Sana nakaraan na. Sa iba dito nakaraan na to. Nakita ko. Sa iba nakaraan na. No? Nagtapos na kasi we have the magician na rin. Yan. And then, yan, have faith lang daw. Sinasabi dito, have faith sa taas. You need to trust din yung intuition mo. Trust yourself. Trust mo din yung taas. Universe kasi Lord, no? Nakita ko dito. Yan, iba siguro sa inyo dito, there's a person here na very religious. Or, sa iba sa inyo, you need to develop more connect to the universe. Yan ang nakita ko dito. And meron tayo house. Yan. Sa iba sa inyo, when it comes sa house, kasi maaaring magkakaroon ng problema related ang family. Yan. Related ang maaring bahay. Maaring ikaw isang paparenovate ng bahay, bibili ng bahay, or there's something happen about sa bahay. No? Siguro, when it comes, I hope walang namatay sa loob ng malalapit sa puso or sa loob ng tahanan or walang nasirang bahay. I hope, no? I hope. No, nakita ko dito. Sana walang ganong nangyari sa inyo. Eh, ipupo si mami, oh. Akang desyo. Yung mga anak ko, parang palagi kami nag-aaway. Natawa ko dito. No? And then, syempre, nakikita ko rin dito, siguro yung iba sa inyo, maybe you are working in-house or maybe you are relaxed naman sa house. Napaka very privacy person nyo rin sa nakikita ko dito. Siguro mas more on alone kayo sa nakikita ko dito. And then nakikita ko rin din when it comes to your family, nahandun yung comfort. Comfort mo sa kanila, comfort din nila sa'yo. Siguro lang din yung iba sa inyo kasi tahimik lang. Kasi you want to be alone din kasi siguro minsan. Ganyan. O kaya naman, with comes sa cross kasi, siguro, with comes sa cross, siguro, kasi this is a birth, ano ba to? Ano ba yun? Ghost month ba? Ayan, ghost month kasi, ang August, diba? Siguro, there is a person here na malapit sa puso mo na pwede kang, na dadalawin ka this August. Yun ang nakita ko sa kanya. Kung meron man kayo, ha? Sabihin, ate, tinakot mo pa kami. Yun nakita ko eh. Diba? Okay. And nandito na may mga magtatapos. There's a transformation at may mga pagbabagong mangyayari sa'yo. There's a transition ako nakikita sa'yo. Siguro may mga uumpisahan ka na na mga situation or yung manifesting sa mga pagbabago sa buhay mo. Kasi pagod ka na. Kasi may gusto ka nang gawin sa buhay mo. Magsabihin dito, sa nakikita ko dito sa card mo, you need to chase your dreams, no? Ang nakita ko dito. Kailangan mo ayusin yung buhay mo, huwag ka lang mag-manifest, syempre you need to create, to focus, and to take it action. Kasi kahit saan ka naman ilagay, Capricorn, ang galing mo. Kahit anong profession na gawin mo, magaling ka. Kaya mong i-handle. Diba? And syempre, magkakaroon ng revert or change din sa nakikita ko sa iyo. You need to trust lang din at kailangan mo rin din ng clarity sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin. Then, the exciting opportunities is darating sa iyo. And then, syempre, i-renew mo daw yung paniniwala mo sa taas or have faith, di ba? Kasi there's a change. Magkaroon ka lang ng hope and then there is a possibilities na malaki talaga magbabago sa buhay mo.
And then, sa nakita ko ngayon, makakaramdam na kayo ng pagod sa mga pinagdadaanan nyo sa buhay nyo, maybe in your work, or ano man situation yan. May mga situation ako na nakikita na i-leave behind mo, or you need na i-leave behind yung mga situation na hindi na nag... na hindi naman... yung ano, whatever holding you back sa nakaraan, i-release mo na yun. Yung mga baggage na nakakabigat. Yung mga... Kailangan kasi dito na ano eh, ng transition, kailangan ng change. Kailangan mong mag-look sa the future. Kailangan mong sundin yung feelings mo. Yung goal mo. Yun ang nakita ko sa dito. And then, siguro iba sa inyo is there's a travel sa iba? Maybe, sa iba. No, kasi may na-departure ako nakikita dito. May dapat ka daw i-let go sa nakita ko ito. May mga biglaang mangyayari. I hope good way. Pero may mga biglaang mangyayari na hindi mo asahan. Oh my God, the death again, no? May nawala ba? I hope nakaraan na to. No? Sa tingin ko iba dito nakaraan na. Baka may nawalang buhay sana in the past. Tingnan natin si Knight of Swords. Anak! Dun. Hindi pwedeng kuhanin yan. Knight of Swords. Thank you po. Oh my God, thank you. May mga ano daw, may nakita ko sa'yo na may mga biglaang mangyayari na achievement ako nakikita sa'yo. Mm-mm. Iba sa inyo, siguro magkaka more on idea kayo to create yourself or to chase mo yung mga dreams in life mo. Yan. May mga makikita kita din. May magsasorry yun. Siguro, ano, meron ditong tao na hindi ko alam kung anak mo siya ang nakikita ko dito. Iba sa inyo, dalawa anak mo. Madaming sumusuporta sa iyo. Maraming sumusuporta sa iyo. May makikita kita daw. May makikita kita na malalapit sa puso. Tingnan ko nga. Oo nga. May gagawin na kayo, no? May magtatapos talaga. Kung nakikita. May mga gusto ka daw gawin sa buhay mo na hindi ka mapipigilan. Ang nakikita ko sa'yo. Nakapokus ka dito. Parang may mga... Ingat kayo, no? Kasi iba sa inyo, may mga sitwasyon na magiging impatient kayo. Yung parang hindi nyo paplanuhin pero gagawin nyo. Para lang ma-achieve yung isang bagay. Yun ang nakita ko. Mag-ingat ka kasi... Pag hindi ito nakaplano sa buhay mo, hindi ka nag-careful sa mga plano at bigla ka na lang susugod, ay naku po. Di ba yung mga pagbiglang susugod tapos wala ka namang armas? Ingat lang din, no? Kung ano man itong gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Kailangan mo daw may matutunan sa mga pangyayari o nangyayari sa buhay mo. May mga past thinking ako nakikita sa'yo na parang gusto mong gawin. O kaya may mga past situation ako na nakikita na mangyayari sa buhay mo. Ay, naano na pala. Parang kinakalikod dito, may kinakalikod sa kabila. Nagpapakabisi si atin. Sabi dito, kasi, kung ano, siguro may mga pinagdadaanan kayo. Kasi nakita ko may tao na lumayo sa iba. Hindi kayo lahat makakarelate, pero may tao na lumayo. Kasi nakita ko yung mga deep wound mo.
Kumbaga, siguro nga may nawala, ano, or maybe someone is lumayo sa'yo, ganun. Nakita ko yung sakit na nararamdaman mo, yung lungkot mo. Kasi parang unexpected, may mga nangyaring unexpected. Or maybe expected na siya, pero hindi yung napigilan, ganyan. Sa iba, yung mga iba, biglaan. Ay, sayang natin yung ano, parang umuuga yung ating camera. Kasi ang likod ko eh, no? Ayan na. Yung iba dito, naghihintay kayo ng pagbabago? Or naghihintay kayo na may mga ma-achieve sa buhay? Huwag ka lang daw susuko ano, sa mga bagay-bagay. Huwag ka lang susuko at keep fighting lang sa hamon ng buhay kasi ma-achieve mo daw yung gusto mo. Sino ka? Danay no Pentacles. May tao dito na kailangan ng maybe ikaw? Kailangan mo daw ng ano, mental peace. Kailangan mo daw bigyan ng oras yung sarili mo. Kailangan mo daw mag-rest, recharge, rejuvenate. And some take a pause, pause a break. Yan, kailangan mo daw yun. I don't know why, siguro there's a happening may mangyari or maybe trabaho or something happening na hindi ka pa makamove on. Baaring ganun. Sa nakita ko sa'yo dito is may tao dito na siguro may tao dito na nag-backstab o may tao dito na ano na nagsinungaling sa iyo. Siguro siya yung lumayo at siya na yung inend mo sa buhay mo, no? Siguro itong tao na to tinulungan mo siya, sinuportahan mo siya, no? Maring ganun. Andun yung pagbibigay ng tulong sa tao na to or vice versa. Pero niloko ka lang. Yun ang nakita ko. Sa iba naman sa inyo, wag ka lang daw susuko. Kasi there, may mag-o-open daw na bagong door para sa inyo. No? Kumbaga, ibalik mo daw yung dati mong ikaw na malakas ang loob, na hindi na hisisiraan ng, hindi na panghihinaan ng loob. Kumbaga, you need to escape daw sa mga situation na hindi naman na din nag-work sa'yo anymore. Kumbaga, finish the unfinished business also with the debt kasi nahan dito, no? Have strength. Yan. May betrayal ako, may paghihiwalay ako nakita sa iba. Ibalik mo yung dating ikaw. Yung confident. May sinusuportahan ka ba na related ang money? Or a vice versa? Well, we have the Chariot, oh, and the High Priestess, the Magician, the Eight of Pentacles, the Observer. Sabi dito, yes, nagkaroon ng separation pala. And now, kasi nakita ko na depressed ka. Siguro, this is the past, no? Siguro nagkaroon ng depression, loneliness, may pag-iyak, may lungkot, may trauma, emotional pain. Siguro sa iba dito, disappointment. Kumbaga unexpected itong nangyari. Maybe there's a storm or there's a deep hurt, heartache ako nakita sa iyo. Yun, maaring ganun may nangyaring ganun ano. And siguro naman nakita ko unti-unti na naman nakaka-recover ako nakita dito. And kasi you're still moving on na naman with the Chariot, nagmo-move ka na. Trust your intuition, no, sa nakita ko dito. You need to trust your intuition and listen to your inner voice sa nakakita ko dito. And move on. Look to the future. Mas more mag-effort ka pa, no, sa mga bagay-bagay na minamanifest mo. Siyempre, huwag ka lang mag-manifest. Kasi when it comes to yung manifesting, kailangan mo rin mag-action, di ba? Sabi ko nga sa inyo, wala pong mahuhulog na bunga
ng kusa kung hindi mo siya susungkitin. Kung hindi ka mag-a-action. Tandaan niyo po yun, ha? You need to give effort para sa iyong mga manifestation. Ganyan. More give effort. Yung iba sa inyo, siguro ano kayo? Nakakapanaginip kayo? No? Ng mga bagay-bagay na hindi niyo maintindihan o kaya may mga panaginip kayo na naaalala niyo. Iba rin sa inyo, maaring kayo yung nagta-tarot card or you have a knowledge na sa pagbabasa ng tarot card, ganyan, sa nakita ko dito. May mga activity daw ako na nakikita sa'yo, lumabas na siya, oh. Ibig sabihin, yes, kasi we have the magician and the death again. Ibig sabihin dito, may tao daw dito na nagsinungaling sa'yo. Malapit siya sa puso mo. Maaring may mga nagsinungaling, nag-lie, tapos naging sneaky na babae ng lalaki. May tao dito na malapit sa puso mo na totally maaring ikaw ibinuli. Ganyan. Kung hindi ka man binuli, nagkaroon ng pisikalan. Ganyan. Kasi nakita ko yung sadness. May tao dito na may conflict eh. I don't know kung malaki o maliit siyang conflict. Siguro, pero this is the past. Nakita ko dito. May tao kasi naging malihim. Naging tao na maaaring nag-away kayo nitong tao na to. Siguro may mga naaalala ka na isang sitwasyon sa nakaraan o napapanaginipan mo na nga sitwasyon na mga good and bad na panaginip. Maka mga nakaraan or naaalala mo siya o napapanaginipan mo siya. Yun na nakita ko. Tingnan ko nga si Charlie. Yes, we have the sun. Oh my God, thanks. If you are moving on the wheel of fortune, no? Congrats. Sabi dito, if you are moving on at gagawin mo ang lahat at mag-give effort ka sa sitwasyon na meron ka, tsaka huwag ka lang mag-manifest, syempre take it action. Yes, they have the wheel of fortune in the sun and the chariot. You will success. Saan nakita ko dito? Kumbaga, lumabas ka dito sa comfort zone mo. No? Okay, may nagsisinungaling talaga sa'yo. Or vice versa tayo, ha? Ano pa pwede ko malaman kay Chariot? Make a new plan, ha? May gagawin ka niya. Okay. Lumabas sa ilong ko yung salita ko, ah. Okay. Ibig sabihin, yung iba dito, nawawala ng plano to move on. No planning. Kumbaga, walang plano to move on or maybe nagkakaroon lang ng delay, no? Sa nakita ko dito, siguro masyado pang dinidibdib o may mga sitwasyon maaring kasi nagkaroon ng stagnant, nagkaroon ng anxiety, kumbaga. Nagkakaroon kayo ng frustration sa nakita ko dito. Well, kung ano man ito, ang sinasabi dito, nababurnout nga, nababurnout, nadedrain, and then minsan dumatating kayo sa sitwasyon na you want to quit sa isang situation, no? Sa nakita ko dito. Pero I don't know kung mag-quit ka. If you want to quit, move on. Pero may mga sitwasyon pa ako nakita na parang hindi nyo siya kayang bitiwan sa ngayon. You're still holding. May mga sitwasyon ako na you're still holding. No? Ganun. Meron ako nakikita dito na mga tao na galit sa'yo, sa iba. Galit siya sa'yo, pero parang they teamwork. Yun nakita ko.
para nakipagkasundo or pagkakaisa ako nakikita. Baka babatiin ka niya. Or maybe, hindi man kayo magkabati totally, parang baka hindi na lang kayo magpansinan, or parang understand na yun na ganun. No, baka ganun, the star. May tao dito na need ng heal, ha? May tao dito na kailangan ng self-care. Maybe ikaw, or there is a person here, ako nakikita. Yes, someone want to be independent. Sa nakita ko dito, naghihintay lang siya ng tamang directions in life. Then, nakikita ko rin dito na may ginagawa pa sigurong progress o ina-analyze or strategizing na ginagawa. Yes, there's a revert. May mga pagbabago ako nakikita. You need to be patient lang daw. Kung yung mga gusto mong mangyaring pagbabago in life, be patient lang din sa nakikita ko dito. No? And mangyayari at mangyayari. Siguro by September, there's something happening na pagbabago mangyayari sa iba sa inyo. Magiging komportable yung buhay. Iba dito single and happy, single and contented. Yung iba naman sa inyo, may tao dito na kailangan mag-heal and mag-change ng food, ng pagkain. Maybe ikaw or there is a someone here na ganun. May gusto ka nang gawin eh, no? There's an offering ako nakikita sa'yo. Maaring you will receive some offering or gift or makakaramdam ka daw ng happiness. Basta there's a good news din ako nakikita sa'yo. Within a month. Month or a week. Ganyan na nakita ko. Or maybe a day lang, no? Baka nangyari na to sa iba o mangyayari pa lang sa iba. Ang nakita ko. Mayroon ka daw ma-achieve na isang sitwasyon. May ma-achieve ka daw kasi may happiness ako nakita sa iba na. Oo, tama. May ma-achieve ka pa. There's an abundance ako nakikita sa iyo. Malaking pagbabago sa iyo, oh. Na alam mo nakatingin sa iyo dito sa angels mo. May angels kang bantay dito. Si universe na nakatingin sa'yo dito. Mas more mo daw mahalin yung sarili mo, oh, sinasabi dito. Love yourself. No, kumbaga, look to the future and follow your heart in a good way sa future. Sa nakita ko to. Pag-aralan mo daw yung mga sitwasyon na nangyayari sa'yo. Ngayon, baka iba sinyo, nag-aaral kayo. No? Hindi ko alam. Hindi pala to. Ano. Okay, good. Baka may mga celebration na magaganap. O maaaring makareceive ka na ipasasaya mo. Iba sa inyo, nagdadalawang isip kayo sa mga gagawin nyo sa buhay. O kaya, kasi you want to create something or you want to move on sa nakita ko sa'yo. Pero, why? Sa nakikita ko sa'yo dito, parang may mga dapat pa, o siguro ini-evaluate mo siya or maybe nagkakaroon ka lang ng option or kaya maybe sa iba dito, yun nga, choices in life. Tapos, siguro may mga multiple priorities kayong ginagawa or task, multitasking pa bago kayo mag-move on sa nakita ko dito. Kaya ang nangyayari siguro sa inyo, go to the flow ka lang muna sa ngayon sa nakita ko. Okay. Sabi dito, you need to learn, ano? If you want to follow your, eh, kung
you need to learn. Kasi ang nakikita ko sa'yo, hindi ko alam kung takot ka sa pagbabago or ayaw mo lang kumilos or may mga sitwasyon lang na wala kang magawa. Kahit gusto mong gawin ang isang sitwasyon, wala kang magawa. No? Ganun. Parang, yun nga, stagnant. Parang, I don't know kung natatakot ka sa pagbabago sa buhay mo, ganyan. Sabi kasi dito, follow your heart and learn from the past, tsaka make a new beginning. Kailangan mo din daw mag-change ng mga decisions in life. No? Yung mga minamanifest mo, kasi, titingnan ko nga. Ano ka, palaisip. Bakit kaya may mga sitwasyon ka dito na hindi mo pinapakita yung tunay na nararamdaman mo? Minsan nasasaktan ka na. Parang na may frustration ako nakikita sa'yo, ganyan. May pag-aalala, pag-worry. Maybe sa iba sa inyo may insomnia. May mind grain or nananaginip kayo, no? And then sa iba rin dito nakakita ko may tao dito na hindi ko alam may related ang dental clinic, maybe ipin. Hindi ko alam kung may mananakit ang ipin o may kailangan gawin sa ipin. Hindi ko alam kung ikaw or malapit to sa puso mo, ha. May ayus ba, siguro may aayusin. Basta may something dental clinic ako nakikita dito sa sitwasyon mo. Ganun. Or maybe merong pangloloko na nangyari na related ang dental clinic. Ganyan. Maaring ganun sa iba. Nagoyu ka. Yun ang nakita ko sa iba, ha? Baka ganun. Huwag ka mag-focus sa mga nangyari sa nakaraan mo or nangyayari sa buhay mo. You need to move on. Make a new beginning. Tingnan natin. Nakita ko sa yung lungkot mo, parang you feel, parang ang nakikita ko sa iyo dito, yung iba sa inyo, parang nandito ka sa sitwasyon na parang sukdulan naman yung pinagdadaanan yung sa buhay. May mga ganun part ako nakikita. Tingnan natin kung tapos na to. Tapos na po ba to? Lumabas talaga siya. Oo ate, tapos na yan. Okay, fine. Okay, fine. Pero sa nakikita ko dito sa inyo, apart from the family, ako nakikita dito na maaring hindi siya nakapagtutulog or may mga may inaalala siya. No? Yun ang nakita ko. Maybe may sakit siya. Kasi di dyan ang hili. Ganyan ang nakikita ko. Magkakaroon talaga ng parties, ano? There's a parties, celebrations, something ganyan. Maaring ikaw, iniisip mo yung mga sitwasyon na yun. Getting together, umaliktad, diba? Okay. Ano to? Yung iba, you want to retire? Or may tao dito, ikaw? Or may tao na magre-retirement, a part of the family? O nag-retire na siya? Nakita ko dito. No? Sabi din dito sa iba, is you need to keep fighting. No? Sa, kumbaga, kung may mga deep wound ka man na pinagdadaanan o yung feeling mo, sukdula na yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, huwag ka daw susuko. No? Huwag kang, you need to keep fighting pa rin. May tao dito na ano, na nanghina o pinanghihinaan ang nakita ko. Hindi ko alam kung may sakit siya o ano nangyari sa kanya. Parang may mahinang tao. Kasi nawawala ng lakas ng loob. May taong nawawala ng lakas ng loob. Ganun nakikita. Follow your heart, ha? And make a new beginning. Sa nakita ko ito. It's time to awake. No? Arigato namaste. God bless.